Okay, magandang araw po. I-share ko lang sa inyo. May nakuha kasi kung lumang hi-fi amplifier. Okay. Ang sira nito ay nag-short siya. Yung apat na diode na yon. Nung tinest ko ng multi-tester yung dating nakalagay dyan, short yung reading niya. Tapos ito din yung zener diode na yon. Okay. Short din siya. So pinalitan ko din yon, tsaka yung fuse niya. Yung fuse niya nandito sa loob nito. Pag inangat mo ito, makikita mo doon. Okay. So ang napansin ko ay isa pang problema nito, pag kalimitan napapansin ko sa mga ganito, pagka sa power supply, pag isinaksak mo sa power supply sa 230 volt, 220 volt na kuryente natin, namamatay siya pag nilalakas, nadi-disconnect siya. Okay? Nadi-disconnect siya, yun ang problema nito. Kahit na gusto mong repairin, wala ka namang mabiling ibang pyesa. Ang sira nito, itong dito sa may power supply nito, ng transformer, tsaka itong MOSFET na to. Yun ang nagiging problema. So wala ka namang mabili, gagawa na lang natin ng remedyo para pwede pa rin siyang isaksak sa kuryente. Pero kung sa baterya naman ang gagamitin mo, so saksak mo lang dito yung supply ng baterya. So magagamit mo na siya, basta na-repair naman ng ibang pyesa. Kung may trouble yung sa sinasabi nga natin na nagdi-disconnect pag dito sa 220 na power supply, pwede mo naman gamitin yung doon sa connection nung sa 12 volt to 24 volt. Okay? So, pakikita ko sa inyo. Okay, so ito ang problema niya pagka dito sa 220 volt. Choose device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Okay, so saglit lang. O-connect natin sa player. So medyo sira yung speaker. Papalitan ko din yan. Kaya medyo pangit ang tunog. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana. So nakita nyo, the Bluetooth device is ready to pair. Okay, yun ang problema niya pagka dito natin sinaksak, nagdi-disconnect siya. Okay, so gagawin natin, lalagyan natin siya ng bukod na power supply. Ito yung gagamitin natin, yung ginawa natin kanina. So nando sa isang video natin kung paano gawin to. Okay, so kukonnect natin siya dito. Dito natin siya gagamitin sa 12 volt to 24 volt. Okay. So, ito yung speaker na matagal ko na speaker to, mga 10 taon na yata to. So, medyo pangit lang yung tunog niya kasi matagal na nga to, medyo may diferensya, napapalitan ko na lang. Okay, so kapit natin to sa kahon niya para may mapaglagyan to. Okay, so binutasan ko yung likod ng speaker. Okay, para mailagay ito. Okay, so para pagka nanonood ako, nagpapatugtog sa ano, madali siyang bitbitin kasi maliit lang siya. Okay, lalagyan lang natin yung tornilyo niya. Okay. Lumang speaker lang to, binatasan ko lang yung case na to para may mapaglagyan to kasi wala siyang lalagyan eh.
para isang bigbitan na lang pagka gagamitin. Oops. Lagay lang natin to. Okay, so nilagyan ko siya ng switch dito. Mamaya kukonekta ko dito yung power supply kasi itong switch na to dito para dito to, kaya baliwala na to pag dito natin gagamitin, mawawala ng switch ito. Kaya gagamit tayo ng switch para dun sa power supply na ito. Okay, lalagyan natin siya ng power supply sa loob. Okay, so ito yung ginawa natin sa isang video kung paano gawin to. Kung gusto nyong panoorin. Okay, kukonek lang natin siya. Okay, yung isang line niya kakabit natin sa yung primary niya. Ay, medyo madilim, hindi ko ganong makita. Okay. Tapos ito yung sa cord. Lagyan ko siya ng cord na saksakan. Kukonek lang natin to dito. Okay. Ito natin, medyo mahirap lang dukutin. Salamat na dikit din. Ilagay din natin yung switch. Okay, so yung sa fuse naman, sa line ng fuse, lalagay natin. Okay, so ganyan lang yan. Okay, so nakonekta na natin. Okay, lagyan natin ng
balot to para safety na hindi siya madidikit. Okay, pati yung likod ng switch, lagyan din natin ng tape. Okay. So ayan, nalagay na natin. Okay, so ito yung gagamitin nating saksakan niya doon sa may power supply. Okay. Ito, ginawa ko ng butas dito. Okay, pasok natin. Okay, pag 12 volt ang kailangan nyo, dito kayo kukuha, sabi ko nga, dito sa may input nito, sa output nung voltage regulator mo. Ito 12 volt regulator, so 12 volt ang makukuha mo dito. So ang gagamitin ko, dahil itong ampli na to, pwede siya 12 volt hanggang 24 volt. So dito na ako kukonekta sa may capacitor, kasi mas malaki yung supply na makukuha dito, mga 17 to 18 volt. So dito ko na siya ikukonek para mas mataas na volt na supply makukuha ko. Okay, so yung negative, dito ko lang kakabit sa negative side ng capacitor. So, alisin ko na itong tanggal itong ano dito sa voltage regulator, para pag kailangan mo ng 12 volt sa power supply, ito ang gagamitin. Okay, so ito naman yung positive naman dito sa positive side. Kukonekta natin sa positive side ng capacitor. So, positive side ng capacitor. Itong wire na to, natanggal siya dito.
sa pagkakahata kanina. So, paloob natin sa loob. So, pag 12 volt ang kukunin nyo, pwede nyo rin siyang gamitin sa ibang supply. Lagyan nyo lang ng wire dito. Okay? Dito yung negative. Sa may gitna, sa may ground, dito naman yung positive. 12 volt regulator kasi ito. So, ako dito ako kumuha ng supply ngayon para dito. Kasi mataas na volt ang kailangan ko. So, paloob lang natin siya dito. Tornilyo natin to. Okay, so yun na yung magiging power supply niya. Lalagay ko lang dito yung speaker. Pag na natatakpan ko lang yan papunta doon. Okay, pag binalik ko. So ayan, magiging ganyan ang itsura niyan. Tutornilyo ko lang. Okay, so dito na siya. Pag ginan mo, okay, dito mo lang lalagay yung power supply. Okay. Ito na yung switch. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Subscribe lang po kayo sa channel ko para sa susunod na update. Maraming salamat po.